Praise God, hallelujah. May dalagang ng Diyos, sa ating pusan, si Pukamaya, may suwating haling kakunod na atas sa karoon sa pag-abis sa Pusto. May Diyos, hallelujah, is 35 minutes to 40 minutes po. Hallelujah, tayo po ay mag-discuss yung isang salita ng Diyos. Sa pinaling God, Pastor Lito Maka, Founders Apostolic Believers for Christ Corporation. Hallelujah, ay mabati po sa bawat isa ngayon. Magandang hapon sa iyong lahat. Suma sa atin ang kapayapaan, biyaya, at pagandang loob natin, Panis Kristo. So, lubos mo po salamat sa Panginoon, hallelujah, sa oras na ito, lalo na po sa lahat ng nakatingin ng live ng video na ito, hallelujah, lagay natin ito sa Facebook at saka, hallelujah, YouTube. Ito po ang salitaan Diyos nga natin pag-aralan, dahil ito ay nakaka, hallelujah, dagdag po sa ating kalaman. Praise God, hallelujah. Kumusta po, hallelujah, kayong lahat ngayon, yan, tiran sa Panginoon sa Kristo. At ito po ang salitaan Diyos sa ating pag-aralan ngayon. Kahapon po ay hallelujah. Tapos po tayo sa tinatawag sa Revelation chapter 21 and verse 27. Hallelujah. Yung po ang last verse kahapon na ating binabasa. Then hallelujah. Ngayon naman ay patuloy po tayo hallelujah sa ating continuous sa ating pag-aralan. Praise God, hallelujah. Ito po ang salita ng Diyos na ating pag-aralan ngayon na nagbigay po sa atin ng karagdagan ng ating kalaman. Praise God, hallelujah. At huwag natin ayan mga kapatid na itong pag-aralan natin ngayon ay masayang lang po. Dapat, hallelujah, ay kitingnan itong mga verse natin at magbasa po tayo ng Biblia upang na tayo na mismo ay makatuklas nito ng salita ng Diyos. Ayan po sa, hallelujah, salita na kanyang binigay po sa atin upang na malaman po natin ang ating dapat gawin habang po tayo ng mayroon sa libutan. Kaya mga kapatid, hallelujah, sa ating mabasahin ngayon, ito po tayo sa chapter 10 in verse 28 po tayo ngayon and up to 29 sa Hebreo. Hallelujah. Dalangin mo tayo mga kapatid, hallelujah, bago magbugas. Panalaming Ama, Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. Ikaw pinabigay sa amin ang pagkataon, Panginoon. Hallelujah, patuloy naman kami ngayon ng paaral po ng mga salita, sumita niyo alipin. Panginoon, susunod po yung mga salita, lalo po sa mga tingin, hallelujah, ng video na ito. Ikaw, Panginoon, magbigay ng pangunawa sa pagkita ng Banal na Espiritu, lalo po sa amin sa mga babataro, Panginoon. Pagkamalik po kami sa aking minaramdaman, pag-iisip sa pananalita sa lahat ng paraan, Panginoon, kami pinagkasala. Patawarin po kami upang may karapat-dapat niya, Panginoon. Sa oras niya ito, kami po ay makikinig na yung mga salita. Sumitan niyo, alipin, Panginoon. Susunod po, Panginoon. Hallelujah, ang bawat isa ngayon. Purihin niyo kung kailanman, in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God, hallelujah. Patuloy po tayo, hallelujah, dahil inahabol po tayo ng oras. Praise God, hallelujah. Dito tayo ngayon, hallelujah, sa Mateo. Hallelujah. 12, then 36 to 37, ating continuous. Pero ang ating tema po, dito tayo kukuha, hallelujah, sa Hebreo chapter 10, in verse 28 and 29. No? Praise God, hallelujah. Na ito po ang salita ng Diyos, ating pag-aralan ngayon. Na sinasabi po nito, ang tao na magkasala ng kautusan ng Panginoon sa pangitan ni Moses ay papatayin na walang pagpatawad ayon po sa pagpatunay ng dalawa at tatlong saksi. Verse 29, sa inyong akala, ano ba ang migat na hatol ng tao na hindi nabibigay ng kalagan ng anak ng Diyos at ng kanyang dugo nga sa pagpagitan nito ay binanal siya at siya po ay napastangan ng Espiritu Santo. Ito po ang salita ng Diyos. So mga kapatid, hallelujah, ibig sabihin mga kapatid na mabigat daw, hallelujah, ang kasalanan ng tao na napastangan ng salita ng Diyos. Kung sa panahon ni Moses mga kapatid na yung mga tao daw na nagkasala ay kailangan patunayan ng dalawa at tatlong saksi upang mamatay talaga sila ayon po sa kanilang pagkakasala.
Ngayon daw, lalo na po sa ating Panginoon si Kristo ngayon, na siya pinagbigay sa atin ng kanyang mga salita, kung sa panahon ni Moises daw, dahil po sa kanilang batas po ni Moises, ay po sa kautusan na kung ang isang tao ay mapatunayan na siya talaga ay lumabag ng kautusan ng Diyos, at patunayan siya na dalawa at tatlong saksi, ay pamamatay talaga siya. No? So, gano'ng kalaga ngayon na salita ng Diyos, mungita pa rin si Kristo, na ang tao daw ay mapastangan, haleluya, ng kanyang anak upang, haleluya, kanilang ipahiya, no, sa hayag. Kaya mga kapatid, sa ating panahon ngayon, napakalaga po ito ngayon, na ang ating pamumuhay, kailangan itama po natin, mga kapatid, no? Kailangan itama natin ang ating pamumuhay na huwag natin hayaan na itong salita ng Diyos na ating pinag-aralan ay parang wala tayong napakinggan. Ibig sabihin, patuloy po tayo, haleluya, na makinig ng salita ng Diyos at gawin natin, haleluya, ang ating napakinggan. Kasi sa ating pananalita, mga kapatid, may hatol po yan. No? Baka akala ninyo, itong pananalita natin, walang hatol. Ang ating pananalita po, mga kapatid, may kasamang hatol. Kaya nga sa panahon ni Moises, kung mapatunayan na nagkasala ang isang tao, lumubag sa kautusan ng Diyos, ayon sa dalawa at tatlong saksi ay mamatay. No? So ngayon, ang ating pinag-aral niya sa salita ng Diyos, ang saksi po natin, una sa lahat ang Panginoon Jesus Cristo at ang Diyos Ama na nagbigay ng salita sa kanyang anak. So ano ba gagawin natin, mga kapatid? Praise God, hallelujah. Sa ating pamumuhay ngayon, alam ng Panginoon na mayroong mga ginagawa po natin na minsan po ay, hallelujah, ito po ang sanhi na ang Panginoon po ay, hallelujah, hindi tayo pinapakinggan ng ating mga kahilingan, at hindi tayo pinapakinggan ng mga sabihin natin sa araw na tayo po ay dadaing sa Panginoon dahil po sa ating pamumuhay. So kailangan talaga, mga kapatid, na itama po natin ang ating pamumuhay sa bawat isa. At huwag natin hayaan na ito, napakinggan natin yung salita ng Diyos, ay mabaliwala lang po ito. Ay, ibig sabihin, mga kapatid, hallelujah, na kung ano ating napakinggan ay gawin natin upang na hindi mabaliwala po, mga kapatid, ang ating mga napakinggan na salita ng Diyos. Praise God. So, ang tema po natin, sinasabi na intentional sin, no? Ang tinuyo na pagpakasala, no? Si sinasadya. Dito sa Mateo 12:36-37, sinabi ng Panginoon Kristo, at sinabi ko sa inyo, ang bawat salitang walang kabuluhan na sasabihin ng tao ay mag-ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom. Sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay magiging banal, at sa iyong mga salita, ay ikaw ay hatulan. So yun po ang sabi ng Panginoon. Kaya sa ating pananalita, mga kapatid, gamitin natin ating bibig para po sa nakakabuti po sa ating kapwa, at huwag natin gamitin itong pananalita natin ng kasakit na ating kapwa. Kasi kung ano daw ang ginagawa natin sa ating kapwa, yun daw ang ginagawa natin sa Panginoon. So dapat pala, mga kapatid, mag-ingat po tayo sa ating pumuhay ngayon na itong mga salita ng Diyos natin na makinggan, na dapat natin ito, hallelujah, bigyan ng alaga at gawin natin, mga kapatid, habang po tayo na may pasalimutan nito. Praise God. Sa mga aral po is Ecclesiastes 5:6, sinasabi ito, magbayaan ninyo ang inyong bibig na papagkasalanin ang iyong laman. At huwag ka mang magsasabi sa harap ng anghel na isang kamalian, bakit magagalit sa iyo ang Diyos sa iyong tinig, at sisirain ang gawa ng iyong mga kamay. So ibig sabihin, mga kapatid, haluya, kung ganun na pumuhay natin, na daldal tayo ng daldal, salita ka ng salita, kahit nagkakamali tayo at kahit nakakasama ng kapwa mo, so magagalit daw ang Diyos, no? Kahit sa harapan ng anghel. Sino po ang anghel natin, haluya, ngayon? Sa harapan ng Diyos, yun po ang tagapagsumbong, at siya po, haluya, ang sabi natin, siya ang nag-monitor kung siya ang nakakaalam na ating ginagawa. So, bawat isa sa atin may anghel po natin. Makasabihin natin, wala tayong anghel. Mayroon po, no? Sabi dito, sa Mangaral, chapter 5 and verse 6, huwag bayaan ang iyong bibig na makasalanin ang iyong laman. At huwag naman magsasabi sa harap ng anghel
na isang kamalian, bakit nga magagalit ng Diyos sa iyo at sa iyong tinig at sisirain ang gawa ng iyong mga kamay? So kahit anong pagpapagal natin, anong pagpapagod natin sa ating pagpapagal, walang makita natin na sabihin natin pag-uswag ng buhay natin. No? Ganun pa rin. Parang wala tayong, hallelujah, sabihin natin, wala tayong pagpapala dahil po sa ating pananalita pala, ay minsan po ito ay naging sanhi po na bakit po sinusuka tayo ng Panginoon. Hallelujah, ibig sabihin wala tayong pagpapala dahil po sa ating mga bibig na nagsasalita tayo ng walang kabuluhan. So kailangan na ang bawat salita natin, mga kapatid, ay makabuluhan po sa harapan ng Diyos. Huwag natin hayaan itong mga salita natin sa harapan ng Diyos, ito po ay nakakasira. No? Ito po ang nakasira ng gawa nating kamay, kahit sabihin natin hindi man tayo magpahinga ng trabaho, ganun pa rin, walang makita ating biyaya at walang sabihin natin pagbabago na ating pamumuhay. Ganun pa rin, kasi natin ingatan natin bibig. No? So dapat natin ingatan, mga kapatid, natin bibig. Yes, God. Ang lahat ng sanhi at pagkasala galing sa puso ko yan. Di bakit magsalita ka? Hallelujah, ng nakakasama sa kapwa mo. Galing sa puso po yan. So bakit? Ano ba ang laman ng puso natin? So ang puso natin, mga kapatid, ito po ang, hallelujah, isang tinatawag na tipan, no? Isang tipan na spiritual. Ito po ang papan, hallelujah, na spiritual. Kung tipan, hallelujah, sa Bisaya, kung hallelujah, tinatawag na tipan, kung sa Tagalog tinawag na papan. So, mga kapatid, tandaan po natin na salita ng Diyos, kailangan manginirahan po sa puso natin yan. Ngayon, kung nag-aaral tayo dito ngayon sa ating binabasa, kung hindi natin ito itanim sa ating puso, so para wala tayong napakinggan. So, ganun pa rin ating pumuhay bukas, walang pagbabago. Pero kung ingatan natin ang mananalita, ingatan natin ating mga pag-iisip, so yun po ay, hallelujah, kalulugdan tayo ng Panginoon. Kasi alam mo ba na, alam ba natin na ang puso natin galing dyan ang lahat ng kasamaan na ginagawa natin? Yun po, mga kapatid. So, nagsabay na ng Panginoon ngayon kasi kung sa panahon ni Moises, ang lahat na lumabang ng kautusan ng Panginoon sa buhita ni Moises, ay patunay na 2 at 3 saksi ay mamamatay sila. Lalo na po daw ngayon, na po ni Kristo po, siya po ang salita dito. Siya po ang nagbibigay ng utos sa kanyang mga apostolis. So, ito ay makaiwas dito. Kaya pinagsabihan po tayo ngayon na itong sinasabi ito kung ating mga pananalita ay satsatan na satsat. Igamitin natin ating mabibig sa pananalita po ng nakakasama sa kapwa natin. So, sisirain daw ang lahat ng gawa ng ating kamay, no? At magagalit ang Panginoon sa atin. So, kung ayaw magalit ng Panginoon sa atin, kailangan natin na ingatan po natin ating pananalita, no? Ingatan po natin kasi bago mo salitain yun, alam mo kung tama o nakakabuti o mali ba yun, so huwag mo nalang sabihin, no? Lalo pag nangako tayo sa ating kapwa, no? Huwag tayo nangako kung wala nang talagang maibigay natin, no? So kailangan natin na kung mayroon, mayroon. Kung wala, wala talaga. Kasi kung sabihin mo mayroon, wala na naman, parang sinungaling po tayo. So, sisirain na ng Panginoon ang gawa ng ating mga kamay. Ibig sabihin, kahit gano'ng kapag papagal, wala kang pahingan ng trabaho, wala pa rin kabutihan at walang pagpapala na makikita mo sa iyong pamumuhay. No? Maging sumpa po tayo sa Panginoon. Ang sinasabi sa Mateo 15:20, na napuat ang mga bagay na lumabas sa bibig ay gagaling sa puso. Ang isang nakakahawa sa mga tao. No? Ito pala ang galing sa puso natin, lumabas sa ating bibig. Ito po daw ang nakakasira. No? Nakakahawa sa tao. So, ibig sabihin, minsan po may sinasabi tayo na hindi naman nakakabuti at gumagaya naman yung ibang tao dahil tayo pastor, dahil tayo Christian, dahil tayo mananampalataya, pero nagsasalita po tayo ng ganun, so lalo na po yung hindi nananampalataya, gagayahin nila yon. So nakakahawa po yan ang masama nating mga ugali at doon sa mga tao na lalo na po kung walang alam. Na tayo nga na may alam, tayo mga pastor, tayo po mga Christian, tayo po ay mananampalataya, pero ang ating mga panalita ay nakikita ng mga tao na parang sinang-aiwanan mo po. So, ganoon sila, gagaya din. Kung masama pa nila tamo, naging masama din sila. So, ganoon daw, galing sa puso daw ang lumabas sa bibig at yung po ang nakakahawa sa mga tao. So, huwag natin hayaan na itong pumuhay natin bilang Christian, pastor, o sabihin natin may alam sa Panginoon, na gagaya ang tao dahil Christian po tayo, dahil pastor po tayo, na yung pala ay hindi nakakabuti sa Panginoon. So, ibig sabihin,
ingatan po natin mga kapatid ang ating mga pananalita po sa harapan ng tao upang na hindi naman sila mahawaan. Kasi sinasabi ko na nga, kung pastor ka at sabihin natin, botismado ka, manapalataya ka, yun ang pananalita mo. So, pwede sasalitain din niya ng iba doon sa kanilang kapwa. So, masama pala yun. So, naging nakahawak ka ng kasamaan sa kapwa mo dahil po sa iyong ugali. So, huwag natin hayaan. Dapat, pang ipalabas natin sa bibig, yung nakakabuti at nakakatulong po sa ating kapwa. Upang ganun din ang ilang gagawin nila sa ibang tao. Kasi tayo po ang isang halimbawa, pastor tayo, Christian tayo, botismado po tayo, at may pananampalataya sa Panginoon. Pero bakit nahawaan po yung iba na masamang ugali? Dahil po sa atin maging pastor at saka sabihin natin Christian na ginagaya po nila yun, akala nila sangayon sa Panginoon, ang ginagawa mo, gumaya na naman sila. Pero nakakaawa pala, hindi nakakabuti. Verse 19. Sapagkat sa puso nagagaling ang masamang pag-iisip. No? Tanaw po natin, masamang pag-iisip. Ano mo yung masamang pag-iisip? Maraming kasi pag-iisip po nakakasama din. No? Kagad ka humatol, agad ka nag-iisip ng masama sa kapwa mo, yung pala, walang katotohanan. So, galing sa puso din yun. No? Mga pagpatay, mga pangalunya, makikiapid, mga pangnanakaw, pagsaksi ng kadikatotohanan, pamninirang puri. So, ganun daw ang nakakasira ng kapwa natin. Galing po yan sa puso natin. So, kailangan natin, ang puso natin, ang ilagay natin sa ating puso, yung salita ng Diyos. Upang na sa bawat panalita natin ay nakakabuti po sa harapan ng Diyos, lalo na po sa mga tao. Kung ang ating mga sinasalita po galing sa puso ay masama, ibig sabihin masama ang laman ng puso natin. So sino nagtanim? Yung Diablo. Oh. Yung Diablo ang nagtanim kasi biblical po yan sa Matthew 3:19 na kapag ang tao daw nakikinig ng salita ng Diyos at hindi naunawaan, kaagad dumating ang Diablo at kukunin niya ang salita ng Diyos na kanyang pinapakinggan. Na kung marunong ang Diablo kumuha ng napakinggan ng tao ng salita ng Diyos, ninanawaan, lalo na po siya pili maglagay din sa puso ng tao upang masama ang kanyang layunin. So ganun din. No? Kung marunong siyang kumuha ng salita, pili siya maglagay ng salita. Ibig sabihin, pili niya utusan ang salita ng puso ng tao sa salita po na nakakasama po sa kanyang kapwa. So, hindi po pili mga kapatid, gano'n na lang ang ating pamuhay na dahil po sa atin, ang kapwa natin po ay gumagaya. Yun pala ay nakakasama na po sa harapan ng Diyos. So, ito po daw ang nakakasama sa harapan ng Diyos ang galing sa puso. Kaya ang puso natin mga kapatid, iningatan talaga natin yan na hindi po nakakahawa sa ibang tao. Kasi ang pag-Christian po natin, napakahalaga po ito. Kasi habang pumumuhay dito sa limutan, suot na suot natin ang pagka-Kristiyan natin. Ito po, habang buhay tayo, hindi po ito mawala. Pero kung namatay po tayo na muling tayo po'y sumusunod sa ating mga nais na hindi nakaluban ng Panginoon, makakasama po yan sa mga tao. So, ibig sabihin mga kapatid, aluya, na mag-ingat po tayo sa ating bautismo. Kung paano tayo mamuhay ng mapayapa, kung paano tayo mamuhay ng masagana, may pagpapala po. Wala nang iba talaga mga kapatid na tayo po ay mamuhay ng ayon po sa kalooban ng Diyos. Verse 20, ito ang mga bagay na nakakahawa sa mga tao. Datapuwa, ang kumakain hindi ng hugas ng kamay ay hindi nakakahawa ng tao. So, yun ang ibig sabihin. Yung kinakain mo, haluya, na hindi ka nang hinaw, hindi ka nang hugas, hindi ka naman mano dyan. Pero ang nakakahawa daw yung galing sa puso mo na minsan po ay gumagaya ang kapwa mo. Na sinasabi ko na nga, pastor ka, Christian ka, pero bakit gano'n ang ginagawa mo? Gumaya na din yung mga tao na walang alam. Kasi ikaw nga ang pastor, ginagawa mo yun. Di simple, yung mga tao na walang alam, gumagaya din ang ginagawa mo. So, nakakasama po yan sa Panginoon, mga kapatid. Tanda po natin yun. 10:28, no? Dito tayo. Ating inumpisa. Ang mapawalang halaga sa katusan ni Moses sa papatuto ng dalawa o tatlong saksi ay mamatay na walang awa. So, itong sinasabi ko nina, haluya na itong ibinasya sa atin ngayon. Papatayin siya na walang awa, yung lumabag sa kautosan ni Moses. No? Kung sinasabi, huwag kang mangalunya, nangalunya ka, mabutang ka ng tao, tatlo, dalawa, kailangan patunayan, patayin ka ng bato. No? Walang awa, patayin ka. Kung naglalasing ka, no? Nabutang ka ng lalasing, at saka gumawa ka ng masamaan, mapatunayan ka dalawang tatlo at saksi, patayin ka din ng bato. Kung sinusubay mo ang iyong ama at iyong ina, patayin ka rin ng bato. Yun po ang katusan ni Moses. Kaya maingat po tayo mga kapatid. No? Huwag natin hayaan na itong ating pamuhay
parang atin na lang masusunod. Pero tandaan po natin na ang kautusan ni Mesiya is napakahigpit. Lalo na po ngayon. Na mismo na ang Diyos, ang anak ng Diyos, ang nagsasalita. No? In John chapter 18:28, sinabi ni Jesus, kung maitaas na ninyo ang anak ng tao, saka ninyo makilala na ako nga si Kristo, ang Kristo, na walang akong ginagawa sa aking sarili, kundili sa salita ko sa naglagay sa akin, ayon sinuto sa akin Ama. So itong salita ngayon mga kapatid, dalawa po ang saksi, no? Ang Diyos Ama, ang anak na nagsasabi. Kaya hindi tayo makaligtas dito. No? Sa panahon ni Moses, walang makaligtas sa dalawa at tatlong saksi, patunay, mamatay sa bato. Ngayon, ang nagpapatunay sa salita ng Diyos ngayon, itong Diyos Ama at sa kanyang anak. Ang kanyang anak po, siya po ang salita, pero ang Diyos Ama ang nag-uutos. So ibig sabihin mga kapatid, itong salita ngayon na ating binabasa, kung hindi niyo ito pahalagaan at hindi niyo paniwalaan, darating sa araw ng paghatol na ito talaga ang ganti ng Panginoon kung ano at ating napakinggan na hindi ating ginagawa. Please God. And verse 29, at ang nagsugo sa akin ay suma sa akin. Hindi niya ako binayaang mag-isa sapagkat ginawa ko ang lagi ang bagay na kanyang nakalulugod. No? So dalawa sila ang gumawa, ang Ama, ang Anak. Itong mga salita ngayon, pinatunayan ng Diyos na dalawa sila ang saksi ngayon sa ating bawat isa. Ngayon, kung hindi mo gawin at hindi mo ito pa rin ating binabasa ngayon, sigurado ang hatol na sa huling araw, igagawa dyan ang Panginoon. Kung sa panahon nga ni Moises, hindi nakaligtas ang mga tao, kung dalawa at tatlo ang magpatotoo sa harapan ni Moises, patayin talaga ng bato. Ngayon, dalawa at tatlo, mga kapatid, ako ang nagbabasa, ang Diyos at ang Anak, ito po ang saksi natin ngayon sa ating bawat isa. Kapag hindi mo pa niwalaan ang salita ng Diyos, sigurado mayroon kang kalalagyan sa araw ng hatol. So, ibig sabihin, kailangan natin paniwalaan ang ating binabasa kung ano ba parang trimumahin ng nakakabuti. Tulad na sinasabi ko kanina, nagaling sa puso ko ang nakakasama sa atin at ang ating mga pananalita, ingatan po natin yun kasi salita ni Panginoon Kristo po yun at kasama ang Diyos Ama. Sinabi ito sa verse 50, chapter 12, verse 50 sa John. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay ang buhay na walang hanggang. So ito po mga kapatid, may buhay na walang hanggang pang utos ng Panginoon kung sumunod lang po tayo. May buhay na walang hanggang at ang bagay na aking sinasalita sa inyo ayon sa sabi ng aking Ama, gayon ang sinasalita ko. So meaning, dalawa po talaga ang nagpapatutuwa, nagpapatibay ng salita ngayon na ating binabasa. Ang Anak na ginagamit ng Ama at ang Ama na nagsasalita. So ibig sabihin mga kapatid na luya, hindi tayo makaiwas sa araw ng paghatol kasi ang ating binabasa ngayon, pinatunayan ito ng dalawang saksi, no? Ang Diyos Ama at ang Anak na nagsasalita sa pamamagitan ng Anak na nagsasalita ang Diyos Ama. So ito po mga kapatid, sa araw na hatol, hindi ka makapagsabi, Panginoon, hindi ko na paniniwalaan yun. Akala ko, sulat lang po ng apostolis yun. So wala na talaga mga kapatid, kasi apostolis, pangatlo po, nagpapatunay din sila ng rewriting nito. Kaya hindi ka makaiwas. Tatlo ngayon ang saksi, ang mga apostol, ang Diyos Ama, at ang Anak na nagsasalita dito sa pamamagitan ng Ama. So mga kapatid, halina, kung anong sinasabi ng Anak, yun po ang salita ng Diyos Ama. Ito po sinasabi si John 2:50, na ang aking nalalaman, ang kanyang utos, ang buhay na walang hanggang. So kaya mga kapatid, hindi tayo makaiwas sa araw na hatol kasi tunay po at totoo pala na kung ang ating salita at ating mga sinasabi ay walang kabuluhan, ay may hatol po yan. No? Matthew 2:36-37, nabasa natin kanina yan. Mga kapatid, kaya mag-ingat po tayo. Praise God. In Hebrew 10:29, praise God. Gano kaya kahigpit ang parusa sa akala ninyo, ang ihahatol sa nauukol sa doon sa yumurak ng anak ng Diyos, at umaring di banal sa dugo ng tipan na pinakabanal sa kanya at napapapusta sa espiritu ng biyaya. So ito pala, gaano kalaki daw ang hatol sa atin, kung natin pahalagaan ngayon ang salita ng Diyos na atin napakinggan. No? Kung sinabi na ating kanina sa Mateo 12:36-37 na ang bawat salita na lumabas sa ating bibig may hatol, eh baka ganoon pa rin kabukas, ganoon mamaya, ganoon pa rin ang ginagamit mo sa iyong mga bibig, satsat ka ng satsat, no? Sinisira mo po rin ang kapwa mo, no? Kahit walang katotohanan, sinira mo ang kapwa mo sa ibang tao, so may hatol ka sa araw ng paghukom. Pero mga kapatid, sinabi dito,
parang pinampalong visa natin na ang dugo ng Panginoon sa Kristo na kanyang inaalay po si Itas ng Cross, ito po ay nagpapatibay po ng tipan. Ito po ang salita ng Diyos ngayon, ay pinapatibay ito ng kanyang dugo. Ibig sabihin, kapag hindi ka naniwala ng salita ng Diyos, mayroon parusa ka sa araw ng paghatod. No? Doon si Tantedo sa Matiyo, ganito ang sinasabi. Ang sino mang isasalita sa salita laban sa anak ng tao ay mapapatawad sa kanya. Darapuwat ang sino mang isasalita laban sa Espiritu ay hindi mapatawad sa kanya kahit sa kasalimutang ito at sa maging darating. So ito na po mga kapatid, walang kapatawaran. Ito po yung tinatawag na eternal sin. No? Ito ang kasalanan na walang kapatawaran. So kung may eternal life, so may eternal sin din. No? Kung may buhay na walang hanggang, so may kasalanan din na walang hanggang. Hindi ka mapatawad mga kapatid. Sino po yung napatawad? Yung napawalang bisa daw ng dugo ng Panginoon na nagpapatawad at nagbanal po sa atin. Praise God, hallelujah. Yun po ang napaka-importante mga kapatid. Huwag natin hayaan na itong mga salita ng Diyos natin napakinggan ay baluloy na po ito. No? Kasi sinasabi dito, walang kapatawaran na yung tao na nagpawalang bisa ng Espiritu Santo. Napo, sabi ko na nga ngayon, araw-araw tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, pero kung hiyat palagaan ito, so manago tayo sa huling araw. Ngayon, hindi pa kasi, kung may panahon pa po, kapag magsisipo tayo, tumalikod tayo sa dati nating kalagayan, ay may panahon pa po tayo. Kung tanggapin mo lang ang salita ng Diyos at gawin mo ang iyong napakinggan. Praise God. In verse John chapter 5, verse 12, ang kinaroonan ng anak ay kinaroonan ng buhay. Ang hindi kinaroonan ng anak na Diyos ay hindi magkakaroon ng buhay. So mga kapatid, kung tanggapin natin ang anak, ibig sabihin, kung ang salita ng Diyos ngayon at ang anak ng ating Panginoon Diyos Ama na si Jesus Cristo, kung tanggapin natin ang kanyang dugo, ay mabadal tayo dyan at mag-ingat po tayo sa mga ating pamumuhay, mga kapatid, kailangan pahalagaan natin ang salita ng Diyos at tanggapin natin si Kristo sa pamamagitan ng bautismo, ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggang. No? Hindi masayang po ang ating pamumuhay ngayon, Christian po tayo, eh bakit ngayon, hallelujah, ganun pa rin ang ugali natin. Walang pagbabago sa ating pananalita, walang pagbabago sa ating mga ugali, no? Sa ating mga pag-iisip, walang pagbabago, ganun pa rin. Christian naman tayo, pastor naman tayo, eh bakit ganun pa rin? Walang pagbabago sa ating ugali. So dapat mga kapatid, baguhin natin ating ugali, huwag natin hayaan, kasi kaya hallelujah, na sa ating bawat isa ngayon na itong ginagawa natin ay mabaliwala lang po, parang walang kabuluhan. So mga kapatid, napakahalaga po sa ating bawat isa ngayon. Dapat natin ingatan ang ating bawat isa, huwag natin hayaan na itong salita ng Diyos natin napakinggan ay mabaliwala lang po. Tandaan po natin, ang hindi magkaroon ng anak ng Diyos ay wala sa kanya ang buhay na walang hanggang. Kung ibig mo ng buhay na walang hanggang, tanggapin mo lang anak ng Diyos at Panginoon Kristo kasi siya po ang nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggang sa pamamagitan ng kanyang dugo po. Hallelujah, ay napatawad po ating mga kasalanan. In 10 verse 40 sa Mateo, 10:40 sa Mateo, ang tumatanggap sa inyo ay ako ang tinatanggap, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap ng nagsugo sa akin. So kung tanggapin daw tayo ng mga tao ngayon, kung tanggapin ninyo ang salita ng Diyos, tinatanggap ninyo si Kristo. At kung sino tumanggap ng Kristo, makatanggap din ng Ama. So wala nang iba mga kapatid, kung nais mo na matanggap ang kapatawaran at ang buhay na walang hanggang, tanggapin natin si Kristo sa pamamagitan ng bautismo upang na tayo talaga ay makaisa diyan sa katotohanan. In verse 13 chapter 5 in chapter 5 verse 13 sa First John. No, sinasabi ito. Ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang inyong malalaman na kayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggang sa makatuwid ay sa inyong pananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Sana tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggang sa pangalan ng anak ng Diyos. Ngunit kung lapastangan natin itong pangalan ngayon, hindi natin tanggapin, parang in-scratch po natin ito ngayon, parang walang halaga sa atin itong pangalan na ito, so darating ng araw. Kaya sinasabi ko na nga, na ngayon, ang nagpapatuloy nito, ang apostolis, ang anak at ang ama. No? Ito po ay sinulat sa pagitan ng anak, galing din sa ama. Ang apostolis po ang sumulat ito, so tatong saksi na po ang papatunay, itong salita ngayon natin na pakinggan, totoo po ito at talagang pinapatibay ito ng dugo na ating Panginoon Jesus Cristo. Ito po ang nagpapatibay ng tipan at dugo. Ibig sabihin, wala tayong binabasa, walang hallelujah, salita ng Diyos na hindi totoo. Totoo po ito mga kapatid. Kung tanggapin mo si Cristo,
may buhay tayo na walang hanggang. In verse 23, chapter 2 sa 1 John, ang sino mang tumatanggi sa anak ay hindi sumasakan niya ang ama. Ang papayag ng sa anak ay masumasa kanya ang ama. So, ibig sabihin, kung tanggihan natin ng anak, hindi natin matanggap ang ama. Pero kung tanggapin natin ang anak, matatanggap natin ang ama. So, wala nang iba, mga kapatid. Kung buhay na walang gusto natin, tanggapin natin si Kristo sa mga ng bautismo upang kistay sa kanyang kamatayan at ang dugo niya na pagpatibay ng tipan. Ito po ang salita ng Diyos ngayon at pinapakinggan. Pinapatibay ito ng dugo ng Panis Kristo upang sa araw ng hatol, wala tayong, hallelujah, may deny doon sa harapan ng Diyos dahil apostolis po sumusulat at ang anak ng Diyos ang nagbigay ng utos na ito at ang Diyos Ama ang nagbigay ng salita. So kaya tatlong papatunay, kaya matibay talaga ang ating pinag-aralan ngayon. Ito po'y pinapatibay ng salita ng Diyos at ang Diyos Ama at ang anak, sama po ang mga apostolis. At tayo ngayon nakikinig, hindi tayo makaiwas sa araw ng hatol kasi matibay po ito ayon po sa susulat sa Hebreo chapter 13 verse 28. Sa panahon ni Mrs., tatlo-dalawang saksi, papatayin talaga ang lumabag sa kautosan ni Mrs. Ngayon naman, kung itong salita ng Diyos ngayon na ating napakinggan ay baliwalain natin ito, so pinapatibay ito ng dugo ng Panginoong Kristo, ito po ay may katibayan, antipan na ito, nagbibigay sa atin ang buhay na walang hanggang. Kung hindi mo ito tatanggapin at huwag mong gagawin sa araw ng paghatol, hindi ka na makaiwas. Praise God, hallelujah. John 13, last verse po tayo. Ito po dito ang magtapos sa John 13, verse 20. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang tumatanggap sa sinuman na sinusugo ko sa inyo ay tumatanggap at ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. So kaya mga kapatid, halaya, matibay po kung maniwala lang po tayo sa salita ng Diyos ngayon, paano tayo tinuruan na matama po buhay, paano tinuruan na ubang na may masagana ang buhay natin, magsumpay na ating magawa na ating kamay. Basta sumunod na po tayo ng salita ng Diyos at pakinggan ngayon, baguhin na po ating ugali, baguhin na po natin ating pananalita, at baguhin na po natin ating naramdaman, lahat po na ating galaw, lahat po na ating mga ginagawa, kailangan maging karapat-dapat sa Panginoon. So, ganito lang po mga kapatid, halaya, dito tayo nagtapos sa verse 39. Mayroon pa po 30-31 bukas, patuloy natin sa Hebreo 10:30-31. Tapos natin ngayon ang Hebreo 28-29, halaluya, naayon po sa 28, na sa panahon ni Mrs. daw, ang lumabag na utos ng Diyos, sumagitan ni Mrs., dalawa-tatlo at saksi, patunayan ay mamatay ang may sala. Ngayon naman sa verse 29, na ito naman, gaano gaya kahigpit ang parusa ng akala ninyo, ang hatol na maukul sa doon ng yumuyurak sa anak ng Diyos, ating Panginoon Kristo. Ibig sabihin, hindi natin pinapahalagaan ang kanyang dugo, na umaring di banal sa dugo ng tipan. Ibig sabihin, parang ating napakinggan ngayon na pinatibay ito ng dugo ng Panginoon Kristo, ang salita ng Panginoon Diyos Ama, ay wala tayo, hindi pa tayo naniwala, hindi natin nagbago na ating pag-ugali, ating pumumuhay, pananalita, yun, mabigat na parusa ang sinasabi dito. So maraming salamat po mga kapatid, sakto lang po tayo, hallelujah, is 40 minutes o 35 minutes, kasi may trabaho po ako, so maraming salamat po sa bawat isang katingal ng video na ito, suma sa atin ang kapayapaan, biyaya at gandong mga itong simisto, ito po ang unigod, Pastor Ito Maka, founder sa Apostolic Believers for Christ, Corporation ay magsasabi, the grace of the Lord Jesus Christ be with you us. Amen.